Hello guys, welcome back to Dark Angels Intuition. Welcome back to my channel. Actually, itong spread na to, ginawa ko to noon. And parang, lalo na nung sa Kuwait pa ako, palagi ko siyang ginagawa. Pero parang bigla siyang hindi ko na ginagawa. Nung nandito na ako sa Pinas. So, gagawin ko siya ulit ngayon. Medyo mahaba kasi to siya. Medyo mahaba ba yung reading nito. Nitong love spread na to. So, let's see. This is a love reading, guys, okay? So, hindi lahat maka-resonate sa reading na to. So, welcome to my channel. Welcome sa mga new subscribers. Thank you for subscribing my channel. Welcome sa mga hindi pa nakapag-subscribe. If you think you na naka-resonate kayo sa mga readings ko, please don't forget to subscribe my channel and tap that notification bell and get notified. So, this is a timeless reading, guys. Okay, so kung kailan ninyo ito mapanood and if naka-resonate kayo, then this might be your reading. So, let's start without further ado. So, I'm going to drop all cards and let's see kung paano ko siya mababasa. Okay? So, pwede itong vice versa. Put yourself in a situation kung saan kayo naka-resonate. So, here we go. So, this is the past. This is the present. Sana magkasya siya sa lamesa ko, no? So, this is the feelings. Oh! This is your partner's feelings. So, definitely sa ngayon, hindi kayo nag-uusap ng person na to. So, merong hindi pag-uusap dito sa inyo. Sa mga nararamdaman ninyong dalawa. Okay? Ito yung mga positivity. Negativity. Hopes. Fears. Okay. Aim. Ano yung, So, ito yung parang you wanted sa relationship ninyo. Baka gusto mo talaga na magkaroon kayo ng kasal, makasal kayo, magkaroon kayo ng commitment talaga. What you need to avoid? Distance. Okay. These are other people involved. Environmental factors. Cheat. Merong cheating involved dito sa sitwasyon. Okay. The future outcome. Oh, this is the action. Sorry. Ito yung kailangan na action. And this is the unknown factor. Oh. And the future outcome. Plan. To clear everything. To make plan. Sa mga pwedeng mangyari sa inyo. Sa inyo. So, the bottom of the deck is the Star card. You could be an Aquarius, your person could be an Aquarius. Or this could be a clarity, this could be healing, clarity, or a wish fulfillment. So, let's see. Okay? So, I'm going to clarify some cards na hindi clear sa reading na to. So, at this present situation, I can see that, in the past situation, I can see na may mga nalalaman. The High Priestess. So, might be you're observing in the past pa lang, nag-o-observe ka na sa mga nangyayari sa inyo. Might be may nalalaman ka na, may nararamdaman ka na, may intuition ka na. You could be Pisces or your person could be a Pisces. So, Sun, Moon, Rising, Venus. So, at this present situation naman,
is like focusing. Sobra kang nag-focus sa mga pwedeng mangyayari sa relationship ninyo. Sobra kang nag-focus dito to see, to know the clarity. So, parang andun ka sa point na through this na nagpo-focus ka masyado sa relasyon ninyo or sa pagsasama ninyong dalawa, dahil nga may mga nararamdaman ka na, in the past pa lang, noon pa lang may mga nararamdaman ka na dito. So, through this, sobra kang nag-focus to know the clarity. Ano ba talaga ang meron? Ano ba talaga itong nararamdaman ko? Ano ba talaga kasi hindi gusto ko magkaroon ng clarity dito? So, ang nararamdaman mo ngayon, andun ka sa point of nag-iisip ka. Gusto ko muna mapag-isa at mag-isip. To find the clarity, to find the enlightenment of my life. Parang to find the right path that what will I going to choose path dito. Parang andun ka sa point na minsan tumatahimik ka, minsan hindi ka kumikibo. Dahil sa mga nararamdaman mo, kinakabahan ka na hindi mo alam, yung kaba na hindi mo maintindihan, minsan tumatahimik ka, and sobra kang nag-focus in finding the truth para may evidence ka kumbaga. So, with your person's feeling here, ado sa point na this person is also like, I don't know if your person is feeling na he knows or you already knows na he or she is like betraying you, or ito yung pakiramdam niya. I will going to clarify. Ito yung pakiramdam niya na nakakaramdam siya na niloloko siya. But let's clarify this. What is this Ten of Swords? So, merong separation pala sa inyong dalawa dito ngayon. And sobra kang nakafocus in thinking, ano yung pagkakamali na ginawa ko? Dati papakiramdam ko na talaga to na merong hindi maganda na nangyayari sa relasyon namin. So, nung time na nagmahal siya ng iba or nag-proceed siya towards other person, parang adun siya sa point na meron siyang feeling of he or she wanted to explain to you everything. Ayusin yung mga dapat ayusin to give you the clarity. Kasi alam niya, ito yung feeling niya, na alam niya na nasaktan ka. Alam niya that he or she betray you. Alam niya na sobrang sakit itong mga pinagdadaanan mo ngayon because of this person has another person in his life. Kaya kayo naghiwalay. So, kaya kayo hindi nag-uusap ngayon. Actually, hindi kayo nag-uusap ngayon. Pero gusto kanyang kausapin. Balik, kasi gusto niyang ayusin yung mga dapat ayusin sa inyo to clear you, para ma-healed ka sa mga iniisip mo, sa mga nangyayari. So, hindi talaga kayo nag-uusap ngayon. You might be a Virgo or your person might be a Virgo. A Libra could be. You might be a Libra or your person might be Libra. Cancer, Scorpio, Pisces is also here. So, anyway, kaya kayo nag-uusap ngayon. So, ikaw din, nandun ka din sa point of nag-iisip ka ng tamang way or tamang path ng buhay mo. Babalik ba ako sa kanya? Gi-give up na ba ako sa kanya? Or meron pang mas better sa decision ko na to? Okay? Anything about this? So, ito yung mga nararamdaman mo. Okay, so let's clarify that. Because gusto mo pa din talaga that this person will come back and to offer you a new beginning. Hindi kayo talaga nag-uusap nito, but you're still spying, honestly. Kasi gusto mo pa din na bumalik siya sa iyo eh. Gusto mo pa din na magkaroon kayo ng commitment talaga, ng magkaroon ng successful relationship, abundance and successful relationship. Kasi ito nga yung aim ninyo eh, magpakasal. Gusto mo talaga na makipagbalikan pa din sa kanya, na babalik pa din siya sa iyo to offer you this new beginning and commitment.
kaya lang andun sa point that meron na ding unsure na sa'yo kung babalik pa ba talaga siya sa'yo. Kaya during this time na hindi kayo nag-uusap, during this breakup ninyong dalawa, andun sa point na nag-iisip ka ng enlightenment sa buhay mo. Should you still going to wait for this person to come back? Mag-focus pa din dito. Nag-focus ka dito sa ano ang nangyayari sa kanya eh. Nag-spy ka pa, honestly, some of you. Pero itong person na to, alam niya, pakiramdam niya yung sakit na nararamdaman mo sa mga nagawa niya. Gusto ko nga niyang bumalik sa'yo para ayusin yung mga dapat ayusin sa mga pagkakamali na nagawa niya sa'yo. So, with your positive outcome here is the balance connection sa inyong dalawa. Kasi parang merong unfair eh. Parang unfair yung situation. So, if you're going to have a balance connection sa inyong dalawa, is like magiging patas ba siya sa'yo, magiging fair ba siya sa'yo sa mga katotohanan na ibibigay niya sa'yo, yun yung magiging positive dito. But the thing here, the negative cards or outcome here is the Four of Wands. So let's see why is this became a negative. So I can already sense the reading dito pa lang sa umpisa. This reading could be to the people na meron silang ka-relationship with a someone na may ka-engagement. Okay? Kasi itong person na to, bakit ito yung lumabas na negative? Kasi parang ando sa point that the problem here is itong person na to did take the leap of faith towards a new beginning of his life with someone na could be na-engage to silang dalawa. So, with this two of pentacles, hindi siya sure, honestly. Hindi siya sure dito sa decision niya to. Pero I think this is from a family, from a mother. Siguro yun yung gusto na mangyari sa kanya. Mabigat talaga to sa kanya. Hindi niya actually gusto to. Ayaw niya actually tanggapin to. Kaya nga nandito siya sa feeling of, alam niya yung pakiramdam mo na nasaktan ka talaga sa ginawa niya sa'yo. But the thing here is, sa una pa lang pala, alam mo na. Sa past pa lang, alam mo na na meron siyang could be engaged or sa una pa lang alam mo na meron siyang kaparental, could be some of you. So, sa una pa lang alam mo na meron, pero tinuloy mo pa rin. Kaya, sobra kang nag-focus sa relasyon ninyo dahil you really want na pipiliin ka niya papunta sa marriage. So, itong person na to, minahal ka niya kasi through this negative card na lumabas, hindi niya gusto to eh. Parang no choice siya. Parang okay dahil gusto to. Might be ng mother niya. Might be a family. Gusto niya to, then wala akong magagawa dito. So, andun siya sa point na kailangan niya na mag-move on from you. Pero honestly, gusto niya talaga mag-move forward towards with you. Gusto kanyang kausapin. Gusto kanyang puntahan. So, yung hope dito kasi is if this person will going to fight for you. Ito yung hope sa reading na to. This person will going to fight for you. This person na will going to do some action towards you. Na alam niya na ikaw pa din yung pipiliin niya. Na walang hahadlang sa gagawin niya. This would be the hope in this situation. But the fear here is with the Justice card, paano kung matuloy to? Legally, wala ka nang magagawa. Paano kung this person will going to marry this person? Wala ka nang magagawa. So, yun yung takot dito sa'yo.
dito sa sitwasyon na to. Ito yung takot mo. Paano kung magkaroon na ng legal sa kanilang dalawa? Wala ka nang magagawa. So, it really will going to hurt you a lot. Kaya nag-iisip ka na dito eh. Should I hold on or should I let go? Ano ba yung gagawin ko dito? So, ito na yung aim ninyo. Kasi ito talaga yung gusto mangyari. Siguro may mga pangako kayo sa isa't isa. So, siguro may mga promises na ikaw yung gusto kong mapakasalan, magkita tayo in person kung LDR kayong dalawa, ganyan-ganyan, madami kayong mga love moments together. So, isa sa aim ninyo is yung gusto ko magka-anak sa'yo, magkaroon tayo ng anak, you know, something, marriage thing, commitment, marriage. So, this is the aim of this situation, of the relationship. But the thing here is, what you need to avoid is kung hanggang dito na lang kayo. So, parang itong reading na to ay para sa mga LDR. Kasi ito yung avoid nyo eh. Yung hindi na kayo magkita pa. Kung gagawa siya na action to see you in person, ipaglaban ka niya, nothing will going to parang going to go against the situation, the plan na gusto ng person na to. So, kung magkita talaga kayo, then, pwedeng mangyari na maayos pa yung sa inyo or kayo talaga yung magkatuluyan. Pero pag hindi kanya ipaglaban and hanggang LDR lang talaga kayo, walang mangyayari talaga sa relationship ninyo. So, ito yung dapat i-avoid, yung hanggang dito lang kayo, hanggang LDR lang kayo. Kasi pag hanggang LDR lang kayo, wala talagang mangyayari dito. So, with the environmental factors is the cheating. Okay? So, this person, even if alam mo na sa una pa lang na this person is meron na siyang ka-engage, tinanggap mo siya. But the thing here is, masakit to para sa'yo. Kaya nga sobrang nag-focus ka sa relationship ninyo. So, siguro, ganito. May mga, bakit lumabas to na cheating? Kasi, siguro, ganito. Yung person mo siguro is like, pagdating sa'yo, maayos yung pag-uusap ninyo, mga pangako ninyo. Pero, pagdating naman dun sa isa, okay lang sa kanya na mapakasal siya doon. Parang, okay lang sa kanya, go with the flow lang siya. Na okay, engage na tayo, ganun-ganun. May mga plano na, may mga ganyan na wala siyang, hindi siya kumukontra sa kung ano. Okay, sorry. Na memory full ako. But anyway, to continue. Sabi ko nga hindi siya gumagawa ng way para sa inyong dalawa. Hindi niya ipinagpaglaban yung relasyon. Yun yung sasabi na hindi pwede may karelasyon ako. Gusto ko maging seryoso sa kanya. Hindi pwede yung ganun. Parang hinahayaan niya lang din. So, ito yung lumalabas na cheating. So, iba yung pakikitungo niya sa'yo, iba din yung pakikitungo niya doon sa isa na parang hinahayaan niya lang na mangyayari to. So, kaya na lumabas to na environmental factors na as a cheating na din. So, other people involved here is might be sa mga nagsasabi, sa mga nagme-message sa'yo, sa mga nag-clear out sa'yo na ito siya, may ganito na, ito siya, may ka-engage na yan siya, ito siya, pumapayag na siya, okay na sila. Like, wala naman siyang ginagawang paraan para sa inyo. Yung mga gossips, hindi naman sa gossips, could be some of them are gossip, some of them are truth. Yung mga nagsasabi sa'yo, yung mga communications, yung mga nakukuha mong communication, yung mga nakukuha mong messages from the other people. Ito yung nagpapa sa'yo dito eh. Sa relasyon na to, ito yung nagpapaisip sa'yo that wait lang, gusto ko muna mapag-isa at mag-isip, ano ba talaga yung totoo? Kasi parang iba yung pakikitungo niya sa akin, iba din yung mga naririnig ko. So parang andun sa point na sobra kang nakafocus sa relasyon ninyo, yet siguro nung time na umalis to siya, siguro gusto niya muna mapag-isa, nung time na wala na kayo, you are really waiting for this person, kasi nga nandito you are waiting for this person to come back. Siguro para sa kanya wala na yun, nakukonsensya lang talaga siya sa mga
nagawa niya kasi gusto niya naman talaga sana. Kaya lang no choice siya eh. Kaya, kasi ito na yun eh. Engaged na siya. So, parang itutuloy niya na to. Kaya nga siya umalis sa sitwasyon na to. So, sobrang alam niyang nasasaktan ka sa mga nangyayari. And ikaw naman is naghihintay sa kanya. Naghihintay ka, nag-iisip ka, babalik pa ba siya o hindi na. Because of this. So, ito yung mga naririnig mo. Kaya medyo andun ka sa point na, teka lang, maghihintay pa ba ako? Tama ba yung sinasabi nila? Or mag-move forward na ba ako? Ano ba talaga yung dadaanan ko? Parang ganun. So, ano yung dapat mong gawin dito? What action you will going to need to take here is, of course, to guard yourself. So, sa ganitong paraan, parang andun ka sa point kung sakali man, kasi may balak siya bumalik sa iyo eh. Parang gusto ka niyang balikan. Pero hindi niya naman yung sasabihin sa iyo ang lahat. So, you need to guard yourself first from everything. You need to have your space first. Parang wait lang. I want to have my space and I want to think muna talaga sa mga kung anong dapat kong gawin. So, makapag-focus man lang ako sa mga decision na gagawin ko. And this is what the action that you need to take. Let's see. Let's clarify this. Kung tama ba yung nasa isip ko. Yeah. Kasi, bakit? Trap ka na sa situation dito eh. Nababalik pa siya sa'yo, magkaayos pa kayo, bibigyan ka pa niya ng masaya at magandang pamilya, tutupad niya pa yung mga pangako ninyo sa isa't isa. So, andun sa point that you need to keep this first. You need to guard yourself first and to have some space to think for a decision. Kasi para hindi ka matrap. Para hindi ka matrap at lalong malulungkot ka dahil hindi na siya bumalik sa'yo. Kasi may iba na. So, ito yung mga unknown factors dito dahil itong person na to, kung sakaling itong person na to umalis nang hindi nagpaalam or sinabi niya lang na gusto ko muna magpahinga, something like that, or some of you are LDR with another country, umuwi muna ako, babalikan lang kita, or something, mga ganong mga pangako, and then hindi na siya nagparamdam pa ulit. So ito yung parang hindi mo alam sa mga nangyayari. Itong person na to, tuluyan na talagang nilalamig niya na yung sitwasyon. Dahil nga meron nang nangyayaring ganito. So parang nilalamig niya na yung sitwasyon ngayon. And without you knowing it, na ito na pala yung ending. Alam niya to eh. Siya alam niya. So ikaw, ito yung hindi mo alam. Na habang naghihintay ka, habang nag-iisip ka, lumalamig na yung relasyon. Kasi meron naman na siyang decision. Kasi did he take the leap of faith dito eh. Bahala na kung anong mangyari. Okay, papayag na ako. Okay, so. And this will be like, you don't know about this anything anymore. Parang hindi mo alam na hindi ka na pala niya babalikan. Hinayaan niya na lang pala lumamig yung relasyon ninyo. So, the thing here, kung ano yung magiging outcome ng relationship na to is to plan to have some clarity. So, kailangan magkaroon ng clarity dito sa'yo. To plan for this situation, ano yung gagawin mo? Let's see. To be practical, to focus on your goals, to focus on your stability. Ito yung make yourself busy para hindi ka matrap sa pag-iisip nito, sa kaguluhan, sa mga naririnig mo, sa mga nalalaman mo, para hindi ka matrap. So make yourself busy, parang mas i-focus mo yung sarili mo sa pag-unlad mo. Okay, see? It's all about pentacles. So, kailangan mas ilaan mo yung effort mo sa trabaho mo, sa career mo, sa business mo. Doon mo ilaat para hindi ka mapagod sa kakahintay kung kailan ba talaga siya babalik sa mga pangako na binigay niya sa'yo. Para hindi ka mabigatan
Okay? Pa hindi mabigat sa'yo, you need to guard yourself first. Stop ka muna. Give yourself some space and to think. And to make yourself busy. To be like parang, to make yourself like practical sa sitwasyon na ito muna, dito ka mag-focus. Para hindi ka mahulog eh. Hindi ka magiging weak at hindi ka magda-drop off. So, ito yung magiging future outcome ng relasyon is on your part. On your part na to be practical, to start a new beginning of your life, to plan for your future, and to plan for your goals, to focus on there para isang araw, magkakaroon din to ng clarity sa'yo lahat kung bakit nangyari. Sa una pa lang, alam mo naman din na eh. Sa una pa lang, alam mo na. Pero dahil nga siguro sa mga sinasabi niya, dahil siguro sa mga pangako niya, dahil siguro sa mga alibis niya, so naniniwala ka sa kanya. So una pa lang alam mo na. So make yourself busy para at least isang araw bigla na lang magkaroon na lang to ng clarity sa iyo na yun na pala yun, kaya hindi na siya bumalik sa iyo. Okay? As I told you, mahaba itong reading na to. I think that this person will going to miss you. This person will going to miss you kasi hindi naman niya ginusto talaga yung pag-alis niya. Parang, yun nga sabi ko, kung it's either may parental dito, engagement, may pinakasal, parang something like that. I don't know if may nabuntis or something. Some of you, okay, takes what resonates. Pero na-miss ka niya eh, kasi minahal ka naman talaga niya. Sabi nga niya dito, kung pwede lang sa feelings niya, ikaw yung pipiliin ko, babalikan kita, gagawin ko. Kaya lang wala siyang lakas na loob na gumawa ng action para makita ka, para paglaban ka sa mga aim na gusto ninyong dalawa. So, since andun sa point na hindi niya man kaya gawin yun, so ikaw is in the near future, kailangan for the outcome of this. Kailangan mo maging practical, kailangan mo mag-move on, kailangan mo mag-focus din sa sarili mo. Kasi kung hindi mo gagawin yun, kung hindi ka gagawa ng effort para sa sarili mo, babagsak ka. Babagsak ka dahil sa kakahintay sa taong ito. Okay, so yon. That is my reading for you. Thank you and God bless.